Isang maligayang kapistahan ho sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng patron ng Simbahan ng Quiapo. Walang iba kung hindi ang ating minamahal na patron, San Juan Bautista. Kaya sana ang ating kalooban ay mapuspos ng kagalakan sa pagdiriwang natin ng pista ng kanyang pagsilang. Kaya ngayon pa man, gusto ko na kayong batiin ng isang maligayang kapistahan. Gusto kong magpasalamat kay Monsignor Ding Coronel, ang rektor at kura paroko ng Simbahan ng Quiapo, kina Father Marvin at iba pang mga kasamahang pari dito sa Quiapo, at sa komunidad, sa sambayanan ng Diyos na bumubuo ng parokya ng Quiapo. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makibahagi sa masayang pagdiriwang ng kapistahan ng pagsilang ng mahal na patron, San Juan Bautista. Mga minamahal na kapatid, pagnilaya natin ang salita ng Diyos, napakinggan natin, ipinahayag sa atin ngayong araw na ito. Pagnilaya natin ang halimbawa na ibinigay sa atin ng ating mahal na patron, San Juan Bautista. Tatlong puntos po ang ating pagnilayan. Mga aral na matututunan natin, matutularan natin kay San Juan Bautista. Una, makikita natin kay San Juan Bautista na ang Diyos ay may plano para sa bawat isang tao. Makikita natin sa buhay ni San Juan Bautista na ang bawat isang tao ay niloob ng Diyos. Ang bawat isang tao ay minamahal ng Diyos. At sa bawat isang tao, ang Diyos ay nagbibigay ng misyon na ating gagampanan sa mundong ito. Ang sabi nga ng ating unang pagbasa, tumutukoy din sa buhay ni San Juan Bautista mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng Panginoon, pinili na kita bago ka pa ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng mga bansa. Si San Juan Bautista, bago pa siya ipinaglihi sa sinapupunan ng kanyang inang si Elizabeth, niloob na siya ng Diyos, minahal na siya ng Diyos, pinili na siya ng Diyos at binigyan siya ng Diyos ng misyon na kanyang gagampanan. Kung yan po ay totoo kay San Juan Bautista, totoo rin po yan sa bawat tao. Bago pa po tayo ipinanganak, mga minamahal na kapatid, pinili na tayo ng Diyos. Bago pa man tayo ipinanganak, mayroon ng magandang plano ang Diyos para sa atin. Bago pa man tayo ipinanganak, bago pa tayo ipinaglihi sa sinapupunan ng ating mga magulang, ang bawat isang taong nabubuhay ay niluloob ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, magandang paalalahanan natin ang ating sarili sa katotohanan ito. Lalo na sa panahon natin ngayon na parabagang ang daling isang tabi ang dangal ng tao bilang niloob ng Diyos sa pasimula pa. Parang sa panahon ngayon, ang daling murahin ng kapwa. Parang sa panahon ngayon, ang daling maliitin, ang daling insultuhin ng kapwa-tao. Parang sa panahon ngayon, ang daling manirang puri, magkalat ng mga kwento na hindi naman totoo tungkol sa isang tao na makakasira sa magandang reputasyon ng isang tao. At lalo't higit, parang ngayon sa panahon natin ngayon, napakadaling kitilin ang buhay ng tao. Kaya ngayong kapistahan ni San Juan Bautista, gustong ipaalaala sa atin ang salita ng Diyos, gustong ipaalaala sa atin ang buhay ng ating mahal na patron. Ang bawat tao po ay mahalaga sa mata ng Diyos. Mahirap man o mayaman, may pinag-aralan man o wala,
Matuwid man sa lipunan o nakagawa ng pagkakamali sa lipunan, ang bawat tao ay may dangal dahil siya'y niloob ng Diyos bago pa man siya ipanganak. Kaya tayong mga Kristiyano, mga minamahal na kapatid, pag sumikapan natin na sa pamamagitan ng ating pagsasalita, sa pamamagitan ng ating pagkilo, sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa isa't isa, maipakita natin ang pagpapahalaga sa dangal ng tao. Maipakita natin ang pagpapahalaga na ang bawat tao ay niluloob ng Diyos. Wala hong isang tao dito na nabuhay sa daigdig na nagkataon lang, tsamba lang, aksidente lang ang pagkabuhay at pag-iral sa daigdig na ito. Kaya pwede siyang isang tabi, kaya pwede siyang murahin, pwede siyang alipustahin o pwede siyang patayin. Hindi ho. Ang bawat tao may dangal dahil ang bawat tao niluloob ng Diyos, minamahal ng Diyos, at binibigyan ng Diyos ng tanging misyon na dapat gampanan. Kaya mga minamahal na kapatid, magandang tanungin din po natin sa ating sarili. Sa mga pangyayari sa ating paligid, sa ating lipunan, na para bang nagmamaliit sa dangal ng tao, ano ang ating tugon bilang mga Kristiyano? Makikipalakpak din ba tayo kapag ang kapwa ay minumura? Makikitawa lang ba tayo kapag ang tao ay iniinsulto, minamaliit, pinapahiya? Magwawalang kibu lamang ba tayo kung ang tao ay basta-basta na lang pinapatay nang walang kalaban-laban? Sana ngayong kapistahan ni San Juan Bautista, mabuo ang ating resolve, ang ating paninindigan na pahalagahan ang bawat tao. Dahil ang bawat tao ay niloob ng Diyos, ang bawat tao ay larawan, nilikhang larawan at kawangis ng Diyos. Nabanggit ko kanina na ang bawat tao ay may misyon na dapat gampanan. Siguro bahagi din po ng pagpapahalaga natin sa dangal ng tao ay ang pagtuklas. Ano bang misyon ang dapat nating gampanan? Bawat isa sa atin may misyon. May laang plano ang Diyos para sa atin. Pero dapat natin niyang tuklasin. Yung iba ho, dahil hindi nila natuklasan ang kanilang misyon na galing sa Diyos, para bang sinasayang na lang ang buhay dahil sa bisyo, sinasayang na lang ang buhay sa pag-i-standby, sinasayang na lang ang buhay sa mga hindi magandang gawi dahil hindi nila makita ang kahulugan ng buhay, dahil hindi pa nila nadidiskubri ang magandang plano at misyon ng Diyos para sa kanila. Siguro po bahagi din ng pagpaparangal natin sa dangal ng tao ay tanungin ang ating sarili. Kung ang Diyos ay may plano para sa akin, ano kaya ito? Ano kaya ang gustong ipagawa sa akin ng Diyos? Ano kaya ang misyon? Si San Juan Bautista may tangi siyang misyon. Propeta, ipaghanda ang pagdating ng Mesiyas. Kayo po, tayo kaya, ano ang ating misyon? Siguro ang para sa iba, ito'y pagiging mabuting magulang, pagiging mabuting asawa. Siguro para sa iba, pagiging pari o pagiging relihiyoso. Paglalaan ng Diyos, paglalaan ng buhay sa Diyos bilang pari at relihiyoso. Siguro para sa iba, paglilingkod, bayan. Bahagi ng ating pagpaparangal sa buhay ng tao ay gamitin ang ating buhay ayon sa planong laan ng Diyos para sa atin. Kaya magandang tanungin din po natin sa ating sarili, lalo na sa mga kabataan na naririto. Natuklasan ko na ba ang plano ng Diyos para sa akin? Naririnig ko ba, nakikita ko ba kung saan ako tinatawag ng Diyos para gampanan ang isang misyon? Kapag nakikita ko na ito, hindi ako dapat matakot. Katulad ni San Juan Bautista, dapat akong maging matatag
sa pagtupad ng misyon na ito. So yan ho ang una. Ang bawat isa sa atin ay niloob ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng misyon bago pa man tayo ipanganak. Ikalawa, makikita natin sa buhay ng ating mahal na patron, San Juan Bautista, kung ano ang kanyang misyon. Ang kanyang misyon, ipaghanda ang pagdating ng Panginoon. Ipaghanda ang Mesiyas ng isang bayan na handang tanggapin siya sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan, sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng katarungan at katotohanan. Ang tanging misyon ni San Juan Bautista ay ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ilapit ang mga tao hindi sa kanyang sarili. Ilapit ang mga tao kay Jesus, sa ating mahal na poong Nazareno, na siyang Mesiyas, Panginoon, at tagapagligtas natin. Yan ho ang misyon ni San Juan Bautista. Kaya sa Ebanghelyo, nung dumating na si Jesus, anong sabi ni San Juan Bautista? Narito, itinuro niya ang mga tao kay Jesus at sabi niya, narito ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At magmula noon, ang mga sumusunod na tao kay Juan Bautista ay hindi na sumunod sa kanya, sumunod na kay Jesus. Napakagandang misyon ng ating mahal na patron. Ilapit ang kapwa kay Jesus. Napakagandang misyon ng ating mahal na patron. Ituro ang kapwa kay Jesus. Sana po ganyan din po ang gawin natin, mga minamahal na kapatid, sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating ugali, sa pamamagitan ng ating pagsasalita, sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa isa't isa, mailapit natin ang ating kapwa sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa, mapaisip ang ating kapwa ng mga bagay na makadiyos, ng mga bagay na mabuti, ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Katulad ni San Juan Bautista, anuman po ang ating gampanin sa buhay, katulad ni San Juan Bautista, ang misyon ng bawat Kristiyano ay ilapit ang kanyang kapwa kay Jesus Nazareno. Matagpuan si Jesus Nazareno bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas. Siguro mga minamahal na kapatid, konkretong-konkreto magagawa natin ito kapag tayo ay may mabuting loob. Kapag tayo ay mabait, di ho ba kapag tayo ay nakatagpo ng isang taong mabait, isang taong maganda ang ugali, isang taong matulungin, marunong magmalasakit sa kapwa, di ho ba napapaisip tayo tungkol sa Diyos? Di ho ba naiisip natin ang Diyos kapag nakakatagpo tayo ng isang taong mabait, isang taong matuwid, isang taong nagsasabi ng totoo, isang taong may prinsipyo, isang taong marangal, isang taong malinis ang pananalita, hindi bastos ang pananalita? Kapag nakatagpo tayo ng isang taong may mabuting loob, halos automatic ho, tayo ay naaakit, hindi lang sa tao na yon, kundi sa Diyos na nagbibigay ng kabutihan sa puso ng tao. Kaya, gawin din po natin yung misyon, mga minamahal na kapatid. Maging conscious tayo na sa ating pagsasalita, sa ating pagkilo, sa ating pakikisalamuha, sana mailapit natin ang ating kapwa kay Jesus Nazareno. Lalong-lalo na kapag nakita ng ating kapwa ang ating mabubuting gawa, ang ating malinis na buhay, ang ating buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Yan ho ang pang-akit natin sa kanila para sila ay mapalapit kay Jesus Nazareno.
katulad ng ginawa ng ating mahal na patron, San Juan Bautista. Kaya ho mga minamahal na kapatid, nakakahiya, nakakaiskandalo kapag ang isang Kristiyano, masama ang ugali, palamura, mapanlamang sa kapwa, magaspang ang ugali, nakakahiya, imbis makita sa kanyang buhay ang mga aral ni Jesus at mapalapit ang kapwa kay Jesus, sasabihin na lang ng kapwa, eh siya nga, Kristiyano, nagsisimba sa Quiapo, pero ganyan ang ugali. Siya nga, Biyernes, nagdidebusyon sa mahal na poong Nazareno, pero ang sama ng ugali. Pero pag nakita sa atin yung ating kabaitan, yung kagandahang loob ng ating puso, sasabihin nila, kaya ganyan yan, kasi Kristiyano yan, kasi nagsisimba yan, kasi may takot yan sa Diyos, kasi nagdidebusyon yan sa mahal na poong Nazareno. So yan ang ikalawang punto ng ating pagninilay. Tularan natin si San Juan Bautista. Ilapit natin ang isa't isa sa Panginoon, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng ating magandang gawa, sa pamamagitan ng ating magandang kalooban. Panghuli, mga minamahal na kapatid, si San Juan Bautista, ang isa sa mga pinakadakilang propeta. Si San Juan Bautista hindi natakot magsalita ng katotohanan. Si San Juan Bautista hindi natakot magsabi kay Haring Herodes, mahal na hari, hindi ho tama na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Yan ho ay pangangalunya. Hindi natakot si San Juan Bautista na sabihin sa hari kung ano ang matuwid, kung ano ang mabuti, kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Kahit na nga nangangahulugan ito na siya ay pupugutan ng ulo, na siya ay papatayin, alang-alang sa pagsasabi ng katotohanan, alang-alang sa pagsasabi ng mabuti, alang-alang sa pagsasabi ng kalooban ng Diyos. Ganyan ho ang propeta. Ang propeta nagsasalita. Wala hong propetang tameme. Wala hong propetang duwag. Si San Juan Bautista, matapang magsalita ng katotohanan. Malakas ang kanyang loob, magpahayag ng mga bagay na makadiyos. Kahit pa sa hari, kahit pa sa isang taong makapangyarihan. Mga minamahal na kapatid, nung tayo ay bininyagan, tayo ay naging mga propeta. Sana, ang biyaya ng binyag na ating tinanggap, ginawa tayong propeta. Sana yan din po ang magpalakas sa atin. Kapag nakakakita tayo ng mga bagay na hindi maganda, huwag tayong matakot magsalita. Huwag mong gawin yan, masama yan. Kapag nakakakita tayo ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos at sa kabutihang asal natin bilang tao, huwag lang nating tawanan, huwag lang nating ipagkibit-balikat. Maging propeta tayo, katulad ni San Juan Bautista. Pero katulad din po ni San Juan Bautista, ang pagiging propeta hindi lamang po pagsasalita. Si San Juan Bautista, yung kanyang pananalita, pinangatawanan niya. Sa pamamagitan ng kanyang gawa, hanggang sa pagbubuhos ng kanyang sariling dugo. Kaya ang propeta, hindi lang salita ng salita. Ang propeta, pinagsusumikapan din niyang isabuhay ang kanyang sinasampalatayanan at ang kanyang ipinahahayag. Ang propeta may paninindigan. Hindi niya tinatanggap lamang ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos at sa kabutihang asal. Mga minamahal na kapatid, yan ang hamon sa atin. Bawat isang Kristiyano, propeta, katulad ni San Juan Bautista. Hilingin natin ang lakas galing sa Espiritu Santo, galing sa panalangin ni San Juan Bautista, upang mapangatawanan natin ang ating pagiging propeta, hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating pamumuhay na kalugod-lugod
sa Diyos. Tatlong bagay ho ang pagnilaya natin. Ang dangal ng tao, dahil ito'y niloob ng Diyos, bago pa man tayo ipinanganak, katulad ni San Juan Bautista. Ang hamon sa atin, na ipakilala si Jesus sa ating kapwa, sa pamamagitan ng ating kagandahang loob, kagandahang asal, at ang ating tungkulin nang gagaling sa binyag, ang ating tungkuling maging propeta, magpahayag sa salita at sa gawa ng katotohanan, ng kabutihan, ng katarungan, ng mga pagpapahalagang makadiyos. Mga minamahal na kapatid, sana sa ating masayang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang ating mga panalangin ay makarating sa Diyos sa pamamagitan niya. Pero sana din matularan natin ang kanyang magandang halimbawa na ibinibigay niya para sa ating lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Amen.